Okay, sabay-sabay po tayo. 500 clap down. 500 years of Christianity. 500 clap. Together. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 500! Okay. Mga kapanalig, no? Kahapon, hiniling natin kay Jesus na manatili siya sa ating piling. Stay with us. Remain with us, Lord. Kaya nga kahapon po, binalikan natin ang 500 taon ng paglalakbay sa pananampalataya ng simbahan sa Pilipinas. The Journey of Faith of the Philippine Church. Ngayon naman, ang tema ng ating huling araw ng Conference on Evangelization, Go Preach the Gospel. Humayo kayo at ipahayag ang mabuting balita. Marahil itatanong ng marami sa atin, isinusugo pa ba ang 500 years old na? Isinusugo pa ba yung mga matatanda at tila uugod-ugod na? Father, kanina naman, para mo namang itinanong na tumatanda ba ang puso? Tumatanda ba ang pag-ibig? Kapag namumulunod na ba ang balat at namumuti na ang buhok, nag-uulianin ba rin ang puso? Kapag tumatanda tayo, bumabagal ang pagkilos, bumabagal ang pag-iisip, bumabagal ang lahat, pero hindi ang kakayahan nating magmahal. Kanina, isa po sa mga participants natin ang nagbahagi na na-inspire daw siya kahapon. Meron daw dalawang matanda, bumababa ng hagdanan mula sa fourth floor. Nakatungkot pa raw yung isa. Nag-aakala ng dalawang matanda. Hindi nga naman tumatanda ang pananampalataya. Hindi nga naman tumatanda ang pag-ibig. Sabi pa niya, Father Jack, no? Faith does not grow old. Faith does not grow tired and weary. Faith can never be irrelevant when nurtured. Ang simbahan sa Pilipinas, kahit 500 years old na buhay pa rin. Noong Monday, nag-loom-up-up tayo, nag-shake-shake-shake, ngayon ang hoops still moves, isinusugo pa rin tayo sa mission. We are 500 years old, but lonely just done. Yeah. Ano pa? May ano pa? Diba? Ito rin yung hamon sa atin ni Pope Francis. Go! Make a mess! Sabi niya, kapag nagkukulong daw tayo sa ating mga bahay, sa ating mga parokya, sa ating mga tahanan at pamayanan, magkakasakit daw tayo, mag-aalimuhong daw tayo. Sabi nga ni Coco Martin, mahirap ang natetenga, nagkakasakit ang Kristiyanong natetenga. When a Christian is closed in his home, group, parish, or movement, he remains closed and becomes sick. At kapag daw humahayag daw ang isang Kristiyano, minsan talaga napapahamak. Minsan, nasasaktan. If a Christian goes out into the streets, in the peripheries, there will be accidents. Pero sabi nga ni Pope Francis, I prefer a thousand times over a church afflicted by accidents rather than a sick church. Ang pangako ni Jesus, when we go, He will be with us. If we go to preach the gospel with love, with boldness and tenderness, He walks with us. He goes before us. Kaya naman, hindi na po natin pakatagalin pa. Dadako tayo ngayon sa pinakaabangan nating bahagi ng ating programa ngayong umaga. Ikinararangal at ikinagagalak po namin ipakilala sa inyo ang tagapagsalita natin sa umagang ito. Tatlong bagay yung matingkad na nagsasalarawan sa Kanya. At ano po iyon? Ang Kanyang ngiti, ang Kanyang luha, at ang Kanyang yakap. Una po ang Kanyang matamis na ngiti. Ngiti ng labi at ngiti ng nagniningning ng mga mata na sumasalamin sa gusilat niyang puso. Ngiti na nagsasabi sa ating lahat, it's more fun to be a priest. Ngiting nagpapahayag ay ang a happy theologian, ay ang a happy priest, and ay ang a joyful shepherd. Ngiti na nagsasabi, there is no other way to be a disciple of the Lord than to be a joyful and happy one. Ikalawa, ang kanyang mga luha.
sinasabi natin sa mga bata, duwag lang ang umiiyak, duwag lang ang lumuluha. Oo nga, mayroon mga luha ng pagsuko, pero may luha din ng pagmamahal. Luha ni Maria Magdalena na nagsabi, kinuha nila ang aking Panginoon. Luha ni Jesus nang namatay ang kanyang kaibigan si Lazaro. Luha ng pag-ibig ang luha ni Cardinal Chico. Luha ng